everyone, welcome back to my channel. It's me again, Marylate Lamayo. And if you're new to my channel, mag-subscribe ka na. So for today's video, alam kong nababasa nyo na yung title natin dyan. Pero teka lang, gusto ko lang batiin tong ilong ko. It's April 29 today, so ika 9 days post-op ko na guys. And as you can see, nakikita nyong numinipis na siya, pero may pasapasa pa rin yan guys. And ayan, maga pa rin yung tip and alar, hindi lang sobrang halata pa, pero liliit pa yan kasi maga pa. Pero masaya ako dahil ang ganda ng kinakalabasan niya pa unti-unti. So, yan yung side profile natin. And ito naman sa kabila. And ito naman sa front. Ang ganda sana dito. Kita nyo, kita yung mga damitan dito sa bawat gilid. Kaya parang ang gulo, diba? Anyways, feeling ko napapansin nyo na parang hirap pa rin ako magsalita. Which is true. Pero, makakasmile na ako. Okay na ako. Okay na talaga. As in, onting-onti na lang yung maga. Pero, ang ganda-ganda na ng kinakalabasan. Natutuwa na ako as in. So, nandito ako ngayon. So, yung vlog na to is about answering your questions. Since nag-post ako sa IG story ko na drop any questions. And sasagutin natin siya ngayon sa vlog na to. And magkakaroon tayo ng saglit na commercial mamaya bago natin ituloy yung mga questions. And nga pala guys, di ba ika 9 days ko ngayon? So kung napapansin nyo, may ayos ako. Yan. Opo, may ayos ako pero ito lang yan. Ito lang. Itong lips, itong side, and then sa forehead, and then yung eyes. Pero itong nose, wala pa ako talagang ginagalaw dyan as in. Ayang oiliness, natural na yan since ayan nga, hindi ko yan siya nasasabunan or nasa skincare. And wala yung contour, walang concealer, walang kahit ano. Kasi bawal pa talaga siya galawin. Kaya ako nag-aayos ako yan dito lang sa eyes. Itong gilid lang as in. So tara, sagutin na natin ang inyong mga tanong. So here's my IG, please follow me guys. And ito yung ni-story ko guys. So dyan sila nag-drop ng questions and yun yung mga sasagutin natin. Yan guys, ganito kalapit pag hindi ko siya parang pinoint 5, medyo malabo lang siya. So ayan, first question, bakit hindi po Gore-Tex pinili nyo? So magiging honest ako sa part na to. So before, lahat ng newsfeed ko sa TikTok, puro, di ba, rhinoplasty. Tapos nakikita ko na may opera din yung tenga nila, which is dun kumuha para gawing bridge dito sa nose. So ako, ang gusto ko din before, ang trip ko talaga is yung Gore-Tex nga. Kasi feeling ko mas maganda, mas safer, ganyan. Pero, after ko magpa-consult kay Doc, kaya yun talaga yung maganda yung nagpapa-consult kayo muna. Nagkakaroon kayo ng conversation para magkaintindihan kayo. Mag-i-explain sa'yo ni Doc yung dapat i-explain. So, nung consultation ko, na-explain sa akin yung differences ng Gore-Tex and silicone. So, parehas lang silang maganda, parehas din silang safe. Depende na lang naman yun sa pag-aalaga mo and sa magiging doktor mo kung paano niya magagawa yung procedure sa'yo. Kasi alam nyo guys, after ng surgery, meron akong sinalihang group page sa may Facebook, yung rhinoplasty kineme. Tapos, ang dami kong nakita doon na may tumatapingi, may parang kulang yung mga nilalagay, hindi okay. Tapos sabi, mura, pero biglang may something pala kaya mura. Tayon, going back sa question, kaya hindi po ako nag-Gore-Tex kasi ang ganda ng pagkaka-explain sa akin ng doctors ko. Kasi sa consultation, mayroon dalawang doctor and isang assistant. So yun, after ng consultation ko, nag-research ako, kinausap ko yung mga friends ko na mga nagpo-Gore-Tex. Tapos halos lahat sila parang nagsisisi na nag-Gore-Tex sila. Ang Gore-Tex kasi buto siya na kinukuha nga sa tenga. Tapos ang silicone is silicone. So kapag Gore-Tex guys, asahan nyo naliliit talaga yung ilong ninyo. Kunwari, ito yung nose ko. Kunwari wala na yung mag-aa, ito yung nose ko. Tapos silicone to. Ito na talaga siya. Pero kapag Gore-Tex to, tapos wala na yung mag-aa, liliit to guys. Yung Gore-Tex, parang mas matibay talaga siya kasi parang nagiging totoong ilong mo na siya eh, habang tumatagal yung panahon. Kaso nga lang, ang problema, di ba parehas nga lang naman silang safe? Hindi mo naman kasi masasabi kung ano yung mga possible na mangyari. Kunwari, tumabingi. Kapag Gore-Tex daw kasi, mahirap yan siyang ayusin or ipapantay. Kasi ang sabi, pag Gore-Tex ka tapos natabingi, ang hirap kasi parang
nakadikit na talaga siya sa nose mo. So, grabe yung kudkod daw nun. So, pag, grabe no. So, pag silicone naman, guys, madali lang siyang iayos, igitna, ganyan. Tapos, basta ang dami pang sinabi sa akin about sa silicone. So, maganda na magpa-consult kayo. Tapos, magpa-consult kayo sa doctor ko kasi ang galing nilang mag-explain detalyado. Tapos, ito pa, yung isa kong tinanungan na nagpa-Gore-Tex. Ang pangit daw sa Gore-Tex kasi kapag tumaba ka, tumataba din yung ilong mo. Babago yung shape niya. Kaya, ang hirap daw. Kaya parang gusto niya daw ipaalis, tas papapalitan niya ng silicone. Yun lang, base lang to guys sa mga nare-research ko na iba. Hindi ko naman to nilalahat kasi depende naman yan sa mga doctor and sa mga clinic na nagpapagawa natin, diba? So, hindi ko to nilalahat guys, okay? Sa parehas lang yan silang safe, nakadepende lang yan sa pag-aalaga mo and sa doctor mo. Sa, yun, depende din yan talaga sa doctor mo. Kaya maghanap kayo ng magaling na doctor na hindi kayo itipirin or kung ano man. Pero ako, gandang-ganda na talaga ako sa ilong ko kahit magapa siya. Kasi pansin nyo, avatar pa din talaga ako guys eh. Pero nagaganda, ang ganda talaga niya be. Tsaka hindi lang ako nagagandahan sa gawa niya sa akin. Kasi yung iba niya pang influencer or artist is na nagawa ng nose. Ang ganda. So yun lang guys, yun lang yung reason ko bakit silicone yung pinili ko. So nakabase lang po ako sa mga naging research ko and sa mga karoon ako ng conversation with. So hindi ko naman nilalahat guys, okay? Next question. How much po yung paggawa niyo sa nose mo? Wanna do it in the future sana. Alam nyo guys, kung gusto nyong gawin, gawin nyo na. Kasi kapag late na, parang ang hirap habulin nung, parang pagsisihan mo na sana pala maaga palang nagpa-rhino na ako. Kasi ganun yung nangyari sa akin. Sobrang worth it. Ang sarap-sarap sa feeling. As in parang, new life, new me, new face. Ay! Pero bago ko sagutin yung price, magkakaroon muna tayo ng commercial. Gusto nyo bang magka-business? Gusto nyo bang magka-extra income? Gusto nyo maging reseller kahit wala kayong nilalabas na pera? I got you guys. So first, all you have to do is to download the Sitaw app. Ayan siya guys, ito yung app na i-download din nyo, available sa Play Store and sa App Store. Or pwede nyo rin siyang i-search sa Safari or sa Google, sitaw.com. Don't worry guys, no hidden charges, free registration, and no subscription. Yung app na to, malaki kitaan. So, mag-register lang kayo as a seller. And then, sasagutan nyo lang yung mga yan. And then, makikita nyo dyan yung referral code. So, gagamitin ninyo yung code ko since hindi kayo makaka-register pag walang referral code. So, here's my code, guys. And, ayang Sitaw app na yan. Sobrang daming products sa loob na yan. Then, i-add nyo lang yung mga products sa accounts ninyo. Kahit anong product lang yung gusto ninyong i-add. Kahit ano, kahit ilan. So, para ka lang ditong nag-reseller pero wala kang nilalabas na pera. Tapos, dun sa mga products na in-add mo, atayin mo lang yung mga mag-order sa mga products na yon and then tsaka ka lang maglalabas ng pera. Kumbaga, parang aabonohan mo lang siya, pero huwag ka mag-alala kasi may commission yon. So, doble yung babalik sa'yo after 3 days. And isa pa, hindi ka mamblema since si Sitaw app na ang bahala sa pagbebenta, sa paghahanap ng buyer, and sa delivery sa mga customer. And isa pa, ang mga customer or buyers ay mga taga-ibang bansa. So, basta ang kailangan mo lang gawin is mag-antay ka kung kailan ka makaka-receive ng mga orders sa account mo. So, meron ako ipapakita sa inyo para naman maniwala kayo at ganahan din kayo. Ready? Ay! So, ayan guys, kung nakikita ninyo yung total sales, ang laki, di ba? Oh my God, extra income, sobra-sobra pa. Yun lang yung gagawin mo. Tapos kikita ka na. Mag-a-add ka lang ng products, antayin mo lang na may mag-order sa'yo, tapos babayaran mo, and then may commission yun. Doble or triple ang pwedeng bumalik sa'yo. 2 to 3 days. So, mag-aantay ka lang. And, hindi yun scam. Kasi papasok yun sa account mo. Si Sitaw app na ang bahala sa lahat. Ang gagawin mo lang talaga is yung mga sinabi ko. Diba ganun lang kadali? Kaya ano pang inaantay nyo? I-download nyo na yan, i-try nyo na yan para magkaroon din kayo ng extra income na sobra-sobra pa. So, kung medyo nalilito kayo at hindi nakakasabay, maglalagay ako ng link sa baba na pwede nyong panoorin para mas detailed yung explanation at mas maintindihan ninyo yung kasunod-sunod na dapat gawin. And baka meron pa kayong katanungan, pwede kayong mag-comment below tapos sasagutin ko na lang yung mga tanong ninyo. So yun guys, tapos na yung ating commercial and I hope naintindihan ninyo and mag-download na rin kayo. Nasa description box lang yung link para hindi na kayo mahirapan mag-search. So itutuloy na natin yung last question na how much pa yung paggawa sa nose and wanna do it in the future sana. Kung nagbabalak ka, ituloy mo na yun, B.
Once again, sa Johnson Cosmetic Surgery Manila ako nagpagawa. Ito yung kanilang Facebook page. Pwede kayong mag-message dyan, mag-inquire. Kung may mga katanungan kayo, magpa-schedule for consultation, go nyo na yan. So, ito na guys, isi-share ko na sa inyo kung magkano umabot yung sa rhinoplasty ko. Iisa-isahin ko guys. So, augmentation rhinoplasty, 45,000. Taylor trim, 40,000. Tapos yung bunching, 40,000. So, total of 125,000. Pero hindi pa natatapos dyan. Dahil, since bagong Johnson baby or Johnson artist ako, so, ibig sabihin po nun, instead of 125,000, ang binayaran ko na lang, ang ginbaydan ko na lang po is yung facility fee. Plus, yung mga meds ko na around 2,500 to 3,000. Pero guys, hindi porket na sponsor, or kasi di ba syempre alam ko naman na iniisip ng iba, hala sponsor, baka pangit yan, baka ganito, ganyan, baka kaya pinopromote niya, kaya pa ulit-ulit siya, kasi sponsor. Hindi po. Kasi ang nangyari, hindi nila ako minessage talaga, ako yung nagmessage sa kanila. Hindi sila yung parang nauna na, uy, sponsor, gito ganyan. Hindi po ganon yung nangyari. So yung nangyari po is, kasi nga, gaya ng sabi ko, last year pa ako naghahanap ng mga clinic, ng doctors. And then after makita yung result ng isang influencer, chinat ko siya kung sino yung doctor niya. So, ang ginawa ko, in-stalk ko yung doctor. Pero nahiya akong mag-chat sa clinic and then sa doctor. Kasi hindi pa ako talaga 100% sure. So, parang nakakaya naman na mag-chat ako na baka akala nila sure ako, pero hindi pa naman. So, ang nangyari, after ko pong i-chat, doon na nag-start na parang, basta after noon yun, nagpa-consult na ako, and then doon ko nalaman na, as in, alam niyo yun, hindi nila sinabi sa akin sa umpisa, nung nandun na ako, so parang nagtatanong na ako kung magkano yung babayaran, kung magkano aabutin, kasi sure na ako sa kanila eh. So hindi to dahil sa sponsor, kaya doon ako. Doon ako dahil nagustuhan ko yung mga results ng magawa nila sa mga ibang artists, ibang influencers, and isto ko sila, may mga marami na silang gawang models, artista, kaya lagi kong sinasabi sa inyo na kung magpaparino kayo, kung gusto nyong mag-research, ang gawin po ninyo, doon kayo tumingin sa results ng doctor, or sa results ng clinic na mismo. Kunwari, ito yung result na sa akin, nagustuhan nyo, nagandahan kayo. Ganun, hindi yung... And ito po guys, matutuwa kayo. Kasi nga diba, yung price for basic natural leaf nila is 45,000. So kung magpapa-natural leaf lang naman ako, 45,000 lang pala talagang aabutin. Pero dahil meron akong Alar and then bunching, kaya umabot ng 125,000. So ito na nga, yung price nila for basic natural leaf is 45,000. Pero dahil 35th year na ng Johnson this year, naka-promo sila ng 35,000 na lang. Isipin niyo yun, from 45,000, 35,000 na lang. And sa 35,000 na yun, sobrang sulit na. Isipin mo, magiging ganyan. Ay! So yung 35,000 na yun, natural lift. Okay? Kaya ako nangangarap ka ng magparino. I think this is your sign. 35,000, natural lift na yung noseability mo, B. Basta I'm just so happy na Johnson baby na. Cute, no? Parang Johnson's baby lang. Johnson baby or Johnson artist na ako. Thank you so much, Dr. Jonna, and sa Johnson Clinic or Cosmetic Surgery Manila sa pag-adapt po sa akin bilang baby ninyo. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala mga babe. Kasi alam niyo yung pangarap ko talaga, yung sa nose. Tapos, hindi ko akalain na mangyayari to sa akin na talagang alam niyo yun, magpaparino din pala ako someday. Kasi sabi ko, hindi eh. Kasi sabi ko, okay na ako dun sa thread na nangyari sa nose ko before. Pero, iba pala talaga sa feeling kapag super confidence ka na talaga dahil sa... Kasi iba eh, alam niyo yun, parang may magbabago talaga eh. Ah, hindi ko ma-explain, pero as in, thank you so much Dr. Jonna and sa Johnson Clinic, as in sa lahat ng doctors and nurses na sobrang babait and sobrang accommodating, sobrang caring. The best. Anyways, next question tayo guys. Okay, not a question but I'm so proud of you na you do what you love and strong enough na finiface yung mga challenge mo. Thank you so much po. Alam nyo, proud din talaga ako sa sarili ko na nandito na ako sa stage ng life na to na hindi ko ine-expect na mapupunta ako dito. As in, oh my God, ibang-iba yung life ko before.
sa naging life ko ngayon. Siguro ang dami talagang struggles, ang daming pinagdaanan, ang daming negative na nangyari. Pero alam niyo yun, na-realize ko na part talaga siya sa life na hindi laging positive, hindi laging masaya na paangat ka nga, pakilala ka ng pakilala, pero akala mo puro positive lang. Hindi pala talaga ganun. So ako, diba matagal na ako sa ganito. So alam ko na, and sanay na ako. So thank you Lord, thank you God. Yun lang talaga, as in, thank you kay God. So next question, ito yung dati kong classmate. First year college, ayan, si Kelly. Hi Kelly be, I miss you. So, how do you handle your bashers very well? I admire you a lot for being the unbothered queen. I miss you. So, I miss you too, be. Alam mo yan. So, dun tayo sa how do you handle your bashers very well? So, sa umpisa, hindi madali. Kasi, syempre, nag-a-adjust ka. Hindi ka sanay sa mga ganun. So, medyo mahirap. Sa umpisa, ha, parang tapos napipikon ka, gusto mong pumatol, pero pag pumatol ka, ikaw yung masama. Pag sinabi mo yung side mo, ikaw pa rin yung masama. So, unti-unti kong nare-realize na hindi mo kailangan mag-explain sa kanila ng side mo kung anong gusto mong ipahiwatig. Basta hindi mo kailangan mag-explain eh. Kasi, alam mo yun, kahit anong explain mo, papaniwalaan nila yung gusto lang nilang paniwalaan. So, hindi sila makikinig sa'yo. So, parang nagsasayang ka lang ng laway, ng time, especially ng time. So, mas better na mag-focus ka lang sa sarili mo, sa positive, sa mga friends mo, sa mga naniniwala sa'yo, sa family mo, of course, kay God, and sa mga taong nagmamahal sa'yo. Yun, ganun lang. Mga bashers, wala. Hinahayaan ko na lang sila eh. So, para, diba, iwas tayo ng negative since sa positive lang talaga tayo. I admire you a lot for being the unbothered queen. Thank you so much, Kelly. It means a lot. Alam mo, mas better talaga na stay unbothered na lang. Kasi hindi worth it na patulan sila, hindi worth it na ibigay mo yung time para sa kanila, hindi worth it na pansinin mo sila. So next question, happy po ba kayo sa resulta ng pag-grind sa inyo? Yes, of course, my dear. Oh my God. Ika 9 days ko pala ngayon, pero, be. Avatar? Oo, syempre, nasa process pa lang tayo, nasa healing process pa lang tayo, wala pa tayong isang month? Wala pa tayong 1 month, wala pa tayong 2 weeks, diba? Alam niyo yun, sa Thursday pa ako magto 2 weeks, which is babalik ako sa clinic. Normal lang na ma-disappoint at first, syempre hindi ka matutuwa sa nangyayari sa'yo eh. Pero part siya ng process, guys. Basta, trust the process lang, mag-antay yun. Kailangan nyo habaan yung pasensya ninyo, pero as of now, masaya ako sa resulta kahit hindi pa to totally yung final result. Basta masaya ako. Next question, ba't po nabalakan mong magpa-rhinoplasty? Okay, good question yan guys. Since marami nga naman nagsasabi na bakit ako nagpa-rhino, eh maganda naman daw yung nose ko. So thank you so much sa mga nagsasabi na maganda ako noon, tapos lalo pa akong gumanda ngayon. Sobrang na-appreciate ko lahat ng comments ninyo. Hindi ko man kayo magpasalamatan isa-isa, pero nababasa ko yung comments ninyong lahat. So, thank you so much, guys. I love you sa pag-support sa akin. Grabe, thank you so much. So, gaya ng sabi ko, guys, pangarap ko talaga yung sa ilong ko since hindi nga siya katangusan. And, parang alam mo, kasi naniniwala ako na isa yung ilong sa nagdadala sa face ng isang tao. Siguro kung nakikita ninyo sa social media, sa TikTok na parang maganda naman. Syempre guys, may filter, may effect. So, di ba? Kaya minsan, tapos may contour. Kaya nga minsan, parang yung mga basher, ang dami lang yung sinasabi, di ba? Kung hindi sa filter, sa makeup, tapos ang daming napapansin, ganyan. Pero guys, hindi yun yung dahilan kung bakit ako nagparino. Nagparino ako kasi gusto ko guys. As in, gustong gusto ko. Last year, basta na-attempt na ako, pero hindi talaga ako 100% sure, di ba? And tingnan nyo naman yung kinalabasan, guys. Diba, as in, sobrang worth it. Tapos, pag may nakikita kasi ako sa mga feed ko na nagpaparino, parang lagi ko sinasabi, sign ko na ba to? Kailan kaya ako magkakaroon ng lakas na loob? Ganyan. Ito kasi talaga, guys, yung pinaka-insecurity ko sa face ko, sa pinaka-buong body ko. Kasi wala naman ako ibang problema eh. Tulong-tulong, yung nose ko. Parang, di ko alam. Basta gusto ko talaga tumangos yung nose ko. Yung ganito. Grabe, hindi ko talaga ina-expect na magagawa ko to. So, yun lang yung pinaka-reason.
Kasi gusto ko, as in gusto ko talaga, and masaya ako sa nangyari sa akin ngayon. Masaya ako sa naging decision ko. And for the last question, pinagsama ko na yung dalawa since isang tao lang naman yung nagtanong. Nagparetoke ka po ba ulit? Tapos nose lang po ba yung papa-enhance mo? So, dun tayo sa first, nagparetoke ka po ba ulit? Guys, hindi first surgery ko to, guys. First retoke ko to. Since yung before, kung napanood niyo, clickbait lang naman yung title nun, pero hindi pa talaga ako nagpaano nun. Non-surgical yung nangyari sa akin nun, guys. Since thread lang naman yung fillers, inject-inject, ganun. Hindi pa talaga siya yung binuksan, may pinasok na silicone, ganun. Hindi. Ngayon lang to, guys. As in, ngayon lang ako nagparetoke. This is my first time. Okay, so mga nagtataka na bakit parang inulit ko daw, ano nangyari, retouch ba daw, hindi daw ba maganda, hindi ba effective, bakit nawala? Kasi guys, non-surgical yun and naglalast lang yun ng 2 years. So, maiintindihan nyo lang yung explanation kung napanood niyo yung vlog ko regarding sa rhinoplasty journey ko. Kasi in-explain ko dun sa case dun sa thread sa nangyari sa nose ko. Basta yun guys, yung non-surgical nangyari sa akin before, naglalast lang yun ng 2 years. Hindi kasi siya talaga permanent. Kasi nga, inject fillers, threads lang siya, ganyan. So, hindi siya permanent. And yung ngayon, guys, permanent na po to kasi nandiyan na yung silicone sa loob ng nose. And hindi na yan mawawala kasi yan na yun. Kung ano yung nakikita nyo, yan na yun guys. Permanent na to. Yun, masaya na ako. Yee! Kailangan to iparetouch, ipagawa ulit. Kasi ayan na yun guys. Hindi na yan magbabago. And I'm so happy. So yung isa nyo pang question, nose lang po ba yung papa-enhance nyo? Yes, nose lang. Wala na iba. Kung okay naman na yung face ko, mayroon akong jawline, may baba naman ako. Okay naman yun noo ko kahit na nalalakihan kayo, pero okay sa akin yun noo ko. Maganda yung eyes ko. Oh, makapal din yung kilay ko. Maganda rin yung skin ko. Oh, di ba? Binubuhat ko lang yung sarili kong bangko, guys. Wala na po akong ibang ipapa-enhance, as in hindi ko na kailangan ng iba. Nose lang talaga ang pinaka pangarap ko noon pa lang. And masaya ako na natupad ko siya ngayon. Thank you Doc Jana, thank you sa Janssen, tinupad niyo yung pangarap ko. So, yun lang yung mga napili kong mga katanungan sa IG story ko. Maraming salamat sa mga nag-drop ng questions and sana nasagot ko yung mga katanungan ninyo lahat. Once again, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na sumusuporta sa akin, sa mga masaya sa decision ko, masaya sa naging outcome ng ilong ko, and sa lahat ng laging nandyan para sa akin, na nagtatanggol sa akin, na naniniwala sa akin, sa amin. Mahal na mahal ko kayo guys, and sobra ko talaga kayong na-appreciate lahat. Hindi ko man kayo napapasalamatan isa-isa, pero nababasa ko yung comments ninyo, and alam nyo yun, masaya sa puso ko na nakakabasa ko ng ganun, and wala na masyadong negative comments. So maraming salamat sa inyo, maraming salamat kay Dr. Jonah Senica, and sa Janssen Cosmetic Surgery Manila, kasi kayo ang dahilan kung bakit mas masaya ako ngayon, at sa habang buhay. Thank you so much po talaga sa inyo at ginawa ninyo akong Janssen baby, Janssen artist. So uulitin ko, naka-promo po ang Janssen ngayon sa natural lift nilang dating 45,000, ngayon 35,000 na lang. So kung gusto ninyong magpa-natural lift, i-grab nyo na yan guys. And thank you Lord Jesus Christ kasi lagi kang nandyan and sinasagot ninyo yung aking panalangin. And thank you din sa family ko na super supportive, lalo na po si mama na grabe mag-alaga sa akin nung mga time na para akong ewan. Yung after surgery ko, buti andyan talaga si mama. Since si babe, siya napasok kasi si babe, umuwi-uwi sa dorm, sa Batangas. So, si mama talaga. So, ayun. Thank you din kay kuya na siya lagi nagda-drive sa akin. Manila, Cavite. Bawal kasi ako mag-drive, syempre. Tapos may times na si babe na may nagda-drive. So, babe, thank you so much din sa pag-suporta. Alam nyo ba guys, bago ako mag-parino, hindi lang ako yung nagde-desisyon. Nagtatanong, nagsasabi ako kay mama, ma, okay lang ba? Kay babe, babe, sa balagay mo, ganito, ganyan. Kailangan ko rin yung mga, syempre, hindi lang yung ako-ako lang, di ba? Gusto ko rin yung side nila, ayoko na magugulat sila. So, ayan, thank you sa lahat na nagsuporta, masaya para sa akin. Mga friends ko, sina Ami, I love you, babe. Hindi man tayo nakikita, pero I love you so much. So, thank you so much, everyone. And wag din yung kakalimutan mag-download ng Sitaw app or mag-search sa Safari and then magkaroon ng extra income. So, kung nagustuhan ninyo yung vlog ko, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. So, thank you so much for watching. See you in my next one.